Hello mga manay, welcome po sa ating kusina. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayong araw na to ay ituturo ko sa inyo ang aking version ng chicken nuggets. Yes, homemade chicken nuggets na siguradong magugustuhan ng ating chikiting. Napakadaling gawin at napakasarap. Napakasimple ng sangkap, kaya umpisahan na natin at ng inyong masubukan. So yan mga manay, narito yung mga sangkap na ating kakailanganin para sa ating homemade chicken nuggets. So syempre unang-una meron tayong chicken breast. Ayan, kinat ko na po siya into cubes para mabilis siyang mapino sa ating blender. Ngayon, pwede naman kayong bumili na ng giniling na manok. Marami na pong nabibili yon sa supermarket. Ayan, ito po ay tumitimbang ng 750 grams or 3/4 kilo. Ayan, so tinanggal na rin po yung kanyang mga buto-buto para mapino po ng maayos yung ating chicken nuggets. Tapos meron tayong 5 piraso ng bawang. Ayan, hindi ko na po siya chinap kasi mapipino naman yan sa ating blender. Then meron tayong maliit na piraso ng luya, siguro mga 1 tablespoon po ito. Tapos 2 piraso ng sibuyas, ayan, na small size. Pwede rin kayong gumamit ng puting sibuyas. Then meron tayong 1 teaspoon ng pamintang pino. Then naglalagay din po ako ng 1 1/2 tablespoon ng sugar. Ito po ay optional para may konting tamis. Naglalaban yung alat tamis sa ating chicken nuggets na magugustuhan ng ating mga anak. Then meron tayong 1 1/2 teaspoon ng asin. Ngayon pwede kayong magbawas. Depende po yan sa nais ninyong panlasa. Tapos meron tayong 2 tablespoon ng liquid seasoning. Pwede kayong gumamit ng iba pang pampalasa na nais ninyo. Then naglalagay din po ako ng dahon ng sibuyas para dagdag aroma. Then ganda rin po ng ating meat mamaya kapag nag-assemble tayo. Tapos yung ating sweet paprika. Ayan, naglalagay po ako. So maglalagay tayo ng 1 1/2 teaspoon lang po ng sweet paprika. Ito po ay mabilis lang makita. Nakikita po ito sa mga supermarket. Any brand naman po ng sweet paprika pwede ninyong gamitin. Ngayon kung wala talaga kayong makita nito, skip nyo na lang po. Pero masarap kung meron tayong sweet paprika na ilalagay. Tapos, dahil meron po tayong stock na bread, ayan, huwag nating sayangin. So meron akong 2 balot ng buns. Ayan, yung mini buns. Ayan, yung tigsasais po yung balot. Ayan. So, tumitimbang po ito ng 160 grams. Ayan, sa mga magtatanong kung meron kayong kiluhan, 160 grams siya. Ngayon, kung wala kayong kiluhan, 2 balot po ng maliit na monay. Ayan. So, ang gagawin po natin dito, i-slice ko rin siya ng maliliit para mapino sa ating blender. Pero kung meron kayong food processor, mas maganda po yun para mas mabilis. Pero yung ating blender naman eh, tingin ko eh kaya naman itong i-mix itong ating mga sangkap na yan. So mag-start na tayo. Iaayos ko na yung ating blender. Then ang unahin ko muna is i-chop ko muna itong ating bread. Ayan. Ngayon kung wala po kayong bread, pwede kayong gumamit na lang ng breadcrumbs. Ayan, sa mga magtatanong, pwede po kayong gumamit ng breadcrumbs na sukat ay 1 1/2 cup na breadcrumbs. Ayan, sa mga magtatanong po ha. So, mag-start na tayo mga manay. So, ayan mga manay, tapos na tayong mag-slice or mag-cut nitong ating mga tinapay. So ngayon ang gagawin natin, ito muna yung una nating i-blender para mapino po ng maayos. Kasi kapag sinama na kagad natin itong ating mga sangkap, magdidikit-dikit na po ito at hindi na natin mapipino ng maayos itong ating tinapay. So ayan, nakaset na po itong ating blender. So ilalagay na natin itong ating bread dito sa ating blender at pipinuhin po natin to in 1 to 2 minutes. Hanggang sa makita po natin na pinong-pino na itong ating tinapay. Thank you.
So ayan, kung napansin ninyo, pino na po itong ating tinapay. So pwede na natin itong tanggalin dito sa ating blender. So ayan, ilipat na natin dito sa ating lagayan itong ating napinong tinapay. So ngayon, ang susunod naman natin ay yung ating chicken breast. So ayan, napino na po itong ating karne ng manok, ayan. So hindi tayo makakapag-assemble dito dahil maliit lang itong ating blender. So gagamit tayo ng mas malaking blender para doon natin pagsasama-samahin ng lahat ng mga sangkap. So nilipat ko na rito sa ating pinggan itong ating nagiling na manok, yung ating chicken breast. Then gagamit ako ng mas malaki-laking blender, ayan. So, ilalagay muna natin yung ating 2 tablespoon ng seasoning. Ayan, liquid seasoning. Yung ating asin. Ayan. Yung ating sugar. Yung ating sibuyas at luya. Then, isunod ang 5 piraso ng bawang. Ilagay na rin natin ang dahon ng sibuyas. Ayan. Tapos ang 1 1/2 teaspoon ng sweet paprika. Ayan. Or pwede nyo naman tansyahin lang. Then yung ating 1 teaspoon ng pamintang pino. Ayan. Lagay natin yan dyan lahat. Tapos i-blender po natin to. So kung tutuusin, kahit ito lang, i-blender natin, pwede na eh. Kasi napino na po yung ating tinapay at yung ating karne ng manok. So i-blender po natin to hanggang sa mapino. So yan na mga manay, pinong-pino na tong ating mga pampalasa. Ayan. So, okay na po ito. Ngayon, ang gagawin natin, tanggalin na lang natin to dito tapos imimix na lang po natin lahat ng mga sangkap natin. Ayan, para mas halong-halo. So, ayan, meron tayong mixing bowl dito. So, dito na lang natin pagsasama-samahin lahat ng mga sangkap para mas halong-halo dahil napino naman natin tong ating giniling na karne ng manok. Ayan. Tapos, yung ating pinino na tinapay. So ayan, paghahalo-haloin po natin para less tayo sa electric at yung ating ayan, hinaglalangis-langis na mga seasoning na pinagsama-sama natin. So imimix natin yan dito. Pero mas maganda po talaga kung meron kayong food processor. Mas maganda po yun kasi itong ating mixer ay itong ating blender, ayan, kaya naman pero hindi talaga siya akma para sa paghalo ng ganun kasi makipot po yung pinaka ito, yung ilalim niya. Kaya kailangan pa pinupush pa ng spatula. Ayan. Kaya kung meron kayong food processor, mas maganda yun ang gamitin ninyo mga manay. Ayan. So, sairin natin itong mga sangkap na to dahil sayang yan. Yan ay nakatotal sa ating mga sangkap na sinabi ko, kaya kailangan sa irin. Ayan. Yung mga tira-tira. So, basta nalagay na po natin lahat ng mga sangkap. Ayan. Siyempre, gamit ang ating mahiwagang kamay. So, maglagay tayo ng plastic gloves, no, para mas sure po na maayos itong ating gagawin. Dahil, siyempre, ito po ay pang-stack namin. At ginawa ko to para magawa nyo rin po, lalo na sa mayroong mga chikiting dyan, may mga anak na mahilig sa chicken nuggets, diba? Kesa bumibili po tayo sa supermarket,
payayamanin natin sila. Di ba? Tapos yung ayuda, hanggang ngayon, di pa dumadating. Yan, taas kamay sa mga wala pang ayuda dyan. Di ba? So, kailangan meron tayong maging creative tayo mga manay na tayo na mismo yung gagawa ng ating ipapakain sa ating mga anak. Katulad nito, mahilig sa chicken nuggets ang inyong anak. So, mas makakatipig ka kung ikaw yung gagawa at sigurado pa na masarap kasi ikaw yung magtatansya, depende sa panlasa na nais mo. Pwede mong bawasan, pwede mong dagdagan, pwede mong tabangan, pwede mong mas palinamnamin. Pwede nyo pa nga po itong lagyan ng kalabasa. Yan, mag-add lang kayo ng 1/2 cup na kalabasa or malunggay, pwede rin po sa mga yung anak hirap pakainin ng gulay. So once na ganito na po yung kanyang texture, ayan mga manayo. Ayan, sticky siya. So syempre, kailangan natin ng isang hulmahan. Doon natin to ihuhulma, tapos pagkatapos natin ihulma, syempre, hihiwaan natin yan ng pa-chicken nuggets. So okay na po ito, yan. Lamasin nyo ng may pagmamahal, ayan o. Diba? Sarap kaya o habang nilalamas mo o mas kumakapit yung timpla. Panalong-panalo. So, okay na po ito. Lagay na natin to sa ating paglalagyan, yung ating huhulmahan. So, narito na yung ating gagamitin na pan. So, ang size po nito ay 9x7x1.5 lamang po yung kanyang taas. Then, naglagay po ako ng parchment paper. Then, nagbrush ako ng konting oil. Ayan, para hindi po dumikit yung ating chicken nuggets. So, napakasimple lang. Maglalagay tayo dito. Ayan. Then, i-spread lang po natin. So, ayan. Once na na-spread na po natin, yan, nasiksik na po natin dito sa ating pan. So, gagamit tayo ng, pwede po yung plastic scraper. Ikakat natin yan into cubes. Tapos, ilalagay lang muna natin pansamantala mga 30 minutes sa ating freezer. So, yan. Ito po yung aking gagamiting scraper. Then, nilagyan ko lang ng oil. Kabilaan po. Para hindi dumikit. So, isang technique, syempre, para pantay po yung sukat. Dito tayo sa gitna muna mag-umpisa. So, once na nakata po natin ng ganyan, so mga ilang peraso to, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, 16 times 2. So, 32 pieces po na, ayan, chicken nuggets yung ating magagawa dito sa ating recipe. So, ilalagay lang natin to, syempre, sa ating freezer, 30 minutes bago natin tanggalin isa-isa. So ngayon, dahil malapit nang mag 30 minutes yung ating homemade chicken nuggets na nakalagay sa ating freezer, so gagawa naman tayo ng ating pangcoat. Ayan. So meron po akong 2 piraso ng medium size ng itlog. Then 1/4 teaspoon ng pamintang pino, pampalasa sa ating coat para malinamnam. Then 1 teaspoon ng liquid seasoning. Pwede nyo po itong palitan ng powder liquid powder seasoning or kung ayaw nyo, skip nyo lamang po ito. Tapos, meron tayong 1/3 cup ng evaporated milk. Pwede rin kayong gumamit ng fresh milk. Then, syempre, meron tayong 1 1/2 cup ng breadcrumbs. Ayan. So, napakadali lang mga manay. Imimix lang po natin to. Ayan. Kailangan natin batihin. So, once na mabati na po natin, ilalagay na natin ang pamintang pino. Ayan. Yung 1 teaspoon ng liquid seasoning. Tapos, yung 1/3 cup ng evaporated milk. Then, i-mix para may lasa po.
yung ating pagsasawsawan. So dito pa natin isasawsaw yung ating kinat na chicken nuggets. So yan, once na na-mix na po natin, so kukunin na natin yung ating chicken nuggets sa ating freezer. So natanggal na po natin sa ating freezer. Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin dito sa ating pinaghulmahang pan. Yan, susuksukin natin yung mga gilid para matanggal natin yan. Kaya tayo naglagay ng parchment paper. Ayan. So, tatanggalin natin yan dito. Ayan, natanggal na natin sa ating pinaghulmahan. So, ito yung pinaglagay niya. Then, ilagay niya lang po rito. Set aside ninyo dahil dito natin ibabaksak. Pagkatapos natin makot dito sa ating, yan yung liquid na pampalasa. Tapos, isasawsaw natin sa ating breadcrumbs. So, ganun lamang po kasimple mga manay. Napakasimple lang mga manay. Ayan. So, kuha tayo ng paisa-isa. Tapos, syempre, kortihan natin ng pa-square. Ayan, kakandabulol na po ako. So, makapal yung aking chicken nuggets. Kaya, sigurado tuwang-tuwa yung aking mga chikiting. Tapos, isaw-saw natin dito sa ating, ayan, yung ating pampalasa. Then, pagkatapos masaw-saw dyan, taktak nyo ng konting ganyan. Diretso naman dito sa ating bread crumbs. Ayan. So, papaikuti nyo lamang po ng ganyan. Ayan. So, meron ka ng chicken nuggets. O, diba? Ganun lang kasimple. O, diba? Kung ayaw nyo ng square, pwede nyo itong bilugin. So, huwag nyo ako masyadong sundan. Pwede kayong gumawa ng iba't ibang design. Pwedeng pa-heart. Kung meron kayong mga cutter dyan na may mga design, star, diamond, gawin nyo yun mga manay. Ganun lang kasimple. Tapos na po tayong mag-coat nitong ating chicken nuggets. So, dahil ito po ay panggamit lang namin dito sa aming bahay, kumbaga pang-ulam lang po ng aking mga chikiting. So, pwede nyo pong ilagay sa mga 500 ml tub. Ayan. Tapos, maglagay lang kayo ng ganyan para kada isang tub, isang pang almusal, merienda, or pang-ulam nila. So, yan o. Kita ninyo. Makapal po yung aking slice. Ayan. Kaya, 2 piraso lang. Maraming kanin na po yung makakain ng aking mga chikiting dito. So, sa isang tub, pwede kayo maglagay ng 6 piraso. Or depende sa inyo. Ayan. Kaya, kung gusto nyo ng pang-stack, ayan, pwede nyo itong subukan. So, yan. Diba? Tapos, tatakpan natin. Pwede na po itong iprito or i-fry. Ayan. Pagkatapos niyong ma-assemble. Pero, plano ko, bukas ko siya lulutuin para mag-set muna siya. Mas, kumbaga, mas manuot yung timpla ng ating chicken nuggets. Maset siya ng magdamag sa ating freezer bago natin i-fry bukas. So, papakita ko yan sa inyo. Bukas, yung itsura ng ating chicken nuggets. Yan, tapos na po tayong maglagay dito sa ating mga tub. So, ilalagay natin to sa freezer, at least overnight. Tapos, bukas po, ipapry natin. Papakita ko po yan sa inyo. Then, again, inuulit ko, kung wala kayong freezer, ayan. So, once na na-mix nyo na, pwede nyo naman itong ipry directly. So, kung meron nga lang kayong freezer, pwede nyo itong i-stack ng pangmatagalan. Na tumatagal po ito ng 1 to 3 weeks sa freezer po nakalagay, ha? So, mas maganda, pwede nyo rin ilagay sa Ziploc kapag talagang yung matigas na siya, yung freeze na yung ating
mga chicken nuggets. So ilalagay na po natin to, tapos bukas ipapakita ko po sa inyo to. So ayan, good morning mga manay. So pwede na tayong mag-fry nitong ating homemade chicken nuggets. Ayan, so magpa-fry po ako ng 8 pieces para sa pang-ulam ng aking dalawang chikiting. Ayan, inuulam po nila tong chicken nuggets. Or madalas pinapapak, kaya tinatago ko sa freezer para hindi makita. So ngayon, ipa-fry po natin to at huhusgahan natin itong ating timpla. Ayan, mainit na itong ating pan. So maglalagay tayo ng ating mantika. Tapos hintay lang natin na uminit itong ating mantika bago tayo mag-fry ng ating chicken nuggets. Ayan. So ayan, mainit na po itong ating mantika. At eto na po yung ating chicken nuggets. Ayan mga manay. So papakita ko sa inyo kung gaano siya kakapal at kalapad. So pwede na tayong magsalang. Ayan. So dapat po low to medium heat lamang ang apoy para hindi po mabigla yung inyong chicken nuggets. Maluto po ng maayos pati loob. Ayan. So wag niyo pong lalaksan yung apoy mga manay ha, para hindi po mabigla yung pagkakaluto ng inyong chicken nuggets kasi hilaw pa yung ating karne, yung ating manok. Kaya kailangan po low to medium heat lamang ang apoy para maluto po ng maayos yung ating karne sa loob. At yung amoy niya, yung aroma niya, napakabango mga manay. Sarap sa maraming kanin, sinangag na kanin. Ating homemade chicken nuggets na sana ay masubukan nyo mga manay, na magugustuhan ng inyong mga chikiting. At kung nagustuhan mo itong aking video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa na pwede ninyong subukan pagkakitaan kasama ang inyong pamilya. Ngayon, atin ang huhusgahan itong ating chicken nuggets. Napaka-milty oh mga manay. Tapos napaka-juicy niya. Saktong-sakto yung timpla kasi yung naglagay tayo ng sugar, nagabalan siya sa ating mga pampalasa na nilagay, kaya hindi siya nakakaumay. Pwede siyang papakin. Then bagay na bagay itong isa-usaw sa ketchup or sa mayonnaise. Kahit nga walang sausawan niya. Ang meaty, ang sarap. So muli ako ang inyong madiskarteng nanay. Kung nagustuhan niyo itong aking video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. At ayan, nabawasan na po ng dalawa. Bali, walo to. Tinira na ng aking maliit na anak. So maraming salamat po sa inyong panonood. At subukan niyo to. Dala ko na nagsasabi, 100% na napakasarap. Panalong panalo yung timpla. Then, again, sasagutin ko, kung wala kayong blender, wala kayong food processor, bumili lang kayo ng giniling na karne ng manok. Tapos, breadcrumbs na lang inyong gamitin. Pinuhin ninyo. Then, dun sa mga iba pang pampalasa para mapino po ninyo, gamit po kayo ng almares. Almares, yung pang dikdik. Dikdikin nyo po lahat, then i-mix. O, diba? Walang imposible kapag gustong gawin. Maraming paraan kapag gustong subukan. At marami ring dahilan kapag ayaw gawin. So, muli ako po ang inyong madiskarteng nanay. So, kain po tayo. So, ayan. Hanggang dito na lamang po itong aking video na to. Please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli, ako po ang inyong madiskarteng nanay. At kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe. Paalam!